Matapos nating matutunan ang melodiya, pitch, alamin naman natin ang tungkol sa Kodaly Hand Sign at ang wastong paggamit nito. Ito ay dagdag kaalaman sa pag-aaral ng pagtaas at pagbaba ng tono. Bago ang lahat, alamin muna natin sino si Zotan Kodaly. Si Zotan Kodaly ay isang Hungarian na etnomusiko, lingwista, pilosopo at guro ng musika. Siya ang gumawa at author ng Kodaly Method o Approach na isa sa prinsipyo at paniniwala na ang mga bata ay magandang turuan ng musika sa murang isip pa lamang. Na ang mga bata ay madaling matuto kapag nakikita nila ang mga bagay-bagay na itinuturo sa kanila. Kaya naisipan ni Kodaly na gumamit ng mga senyas kamay sa pagtuturo ng tamang pag-awit at tamang tono o pitch ng bawat nota. Ano ang senyas Kodaly o Kodaly Hand Sign? Ang senyas Kodaly ay galing sa Kirwan Solfege Hand Sign na kinuha ni Kodaly at ginamit sa kanyang paraan ng pagtuturo ng pag-awit sa tamang pitch o tono. Ang bawat senyas ng kamay ay may karampatang posisyon para makita kung tumaas o bumaba ang nota at tono nito. Sa senyas at posisyon ng iyong kamay, madali mong maaawit ang pitch ng bawat nota. Kahit hindi mo nakikita ang limguhit at mga nota, ay malalaman mo pa rin kung mababa o mataas ang pitch at ang nota na iyong inaawit o binibigkas gamit ang senyas Kodaly. Aralin na natin ang bawat senyas Kodaly. Mag-umpisa tayo sa mababang do. And then, aakat tayo sa mataas na do. Unahin muna natin ang mababang do. Ang do ay nakakamao ang posisyon ng kamay. Ang pangalawang senyas, ang re, ay medyo nakataas na posisyon ang kamay na diretso. Ang mi, ang posisyon naman ng mi ay diretso lamang ang kamay. Ang fa naman, ang posisyon ng fa ay medyo naka-thumbs down or okay na hand sign pero nakabaliktad. Ang sol na senyas ay nakaharap sa inyo ang palad at nakadiretso. Ang la ay parang nangangalay ang kamay. Ang ti ay nakaturo sa itaas. At ang do naman ay balik sa kamao. Ngayon, pag-aralan naman natin ang iba't ibang posisyon ng senyas Kodaly. Makikita na meron tayong figura ng tao sa inyong harapan. Kaya umpisahan natin sa do, kailangan na ang senyas ng kamay ng do ay nasa tapat ng tiyan. Ang re naman na senyas ay nasa tapat ng sikmura. Ang mi ay nasa tapat ng dibdib. Ang fa ay nasa tapat ng leeg. Ang so or sol ay nasa tapat ng bibig. Ang la ay nasa tapat ng mata. At ti naman ay sa noo. At syempre, ang pinakamataas na do o high do na senyas ng kamay ay nasa itaas ng ulo. Pag-aralan na natin ang bawat tono at senyas Kodaly. Sabay ng awit at pagtugtog ay madidinig ninyo ang nota na aawitin ko simula mababang do hanggang mataas na do at pabalik. Kasabayan na lumalabas ang mga senyas Kodaly. Thank you.
pagmasdang mabuti ang senyas at posisyon ng kamay na naaayon sa sofa silaba o sofa syllables ng bawat nota. Sumunod naman ang awiting pandesal o hot cross buns. Pagmasdan ang mga pagkakaayos ng mga nota sa lingguit at pakinggan ang mga namuong melodiya. Sa ilalim naman ng lingguit ay nakalagay naman ang mga sopa silaba ng mga nota. Gamit lamang ang tatlong nota na do, re at mi, makikita at maririnig ang pagtaas at pagbaba ng mga nota at pitch. Pagmasdan ng maigi at makinig. Ngayon naman, pagmasdan natin ang awit na Twinkle, Twinkle, Little Star. Pagmasdan ang mga pagkakaayos ng nota at pakinggan ang mga nabuong melodiya. Tignan din at pag-aralan ang mga sopa silaba sa ilalim ng lingguhit. Ngayon, tignan natin ang senyas at posisyon ng Twinkle, Twinkle, Little Star gamit ang Kodaly Hand Sign. Teachers, parents, students, maraming salamat sa panonood at pakikinig sa ibinahagi kong dagdag kaalaman sa paksang aking tinalakay. Patuloy na sundan at panoorin ang mga darating nating paksang pag-aaralan. Huwag kalimutan i-share, like, and subscribe ang video ito for more upcoming uploads. Bye!